Hello, may sinesearch lang kasi ako. Ito na naman si ako. Ayun, katatap. Kauwi lang ng mula work. Ganina pa alas 7. Dahil napasubo na naman po tayo sa trabaho sa terminal. Hindi ko naman trabaho. So, ayun. Bagamat maraming pagod, may magandang ano naman, good news si God, at patuloy na magkakaroon ng good news. Nakapila na po sila, lilipad. Ako kaya, kailan ako pipila dito sa, wala kasing gustong kumuha ng repatriation form ko. So yun, kailangan daw, lamination daw yung ano, repatriation form na ibibigay sa akin. So, mukha na akong ermitanyo. Namatay kasi yung nanggugupit dito sa amin. So, nagbakasyon. Ayun, namatay. So, good evening. Good morning. Good day sa lahat. Kapag OFW sa mga bilog ng mundo. Kumusta po kayo, Ninita? Kumusta po kayo? Siya nga po pala. Paalala ko muna. Itong February ay walang flight. Ang February walang flight yung Jeddah. Kapi-PM ng kanina ng hapon ba yun? Alauna. Eh, hindi ko nakita yung PM ng Polo official sa akin sa WhatsApp. Kasi nga sa terminal wala akong netload. Saka busy sa work. So ngayon lang ako nakapag-open ulit ng Messenger, maging WhatsApp. So dalawa silang kagabi naman, official, kahapon naman, official lang Polo Jeddah ay damam, ay Polo Riyadh. PM naman sa ako, WhatsApp. May good news naman na binalita sa akin. So sa Jeddah po ay walang flight. Itong darating na February ha. Walang flight sa Jeddah kaya may tawag to, may schedule na OFW sa buwan ng February na cancel siya at sa March na lipad niya. At salamat kay God, nakipag-cooperate yung amo niya at inihatid na yung OFW sa Polo Jeddah. Hindi ko lang matanda yung mga reklamo nito. Ang dami kasi na nagkasabay-sabay sa mga sa Polo Jeddah. Polo Jeddah, Polo Damam, Polo Riyadh. So, mga bagong district or W. So, bagamat but hindi ko makikita yung mga nagko-comment dito. So, ayun lang kagabi at ano oras din ba? Alas 7 rin. Alas 7 rin pala ako umuwi kagabi. Habang nasa terminal ako, nasa work site. At may tumatawag sa akin, Saudi number. So, hindi naman nakapumbok sa akin. At tawag to. So, unang tawag, hindi ko muna sinagot. So, pangalawang tawag, pilit na akong sagutin. Yung pala ay OFW. Actually ngayon, kahapon ang flight niya. So, yun. Ito yung good news ni God. Kahapon, ay medyo nasermonan ko pa kasi sabi ko, kasi alam ko schedule niyang January 27 ang lipad. Ay mag-online na sa tawag nito, Karim Abiliar. Kumusta? Salamat sa pagdaan sa video na to. Ang sabi ko ay mag-online na sa Red Cross. Pero wisyo talaga tong gobyerno na to. Gumawa ang gobyerno ng problema at ang mga OFW mamamaya mismo ng bansa nagkakaproblema na hindi naman dapat problemahin.
kagaya nitong OFW. Hirap na hirap siya mag ano mag mag to mag 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 online register sa Red Cross. Na kung totoo, hindi naman dapat problemahin ng mga OFW. Dahil sa ang gobyerno sumalis sa isang organization na panay negatibo ay binihagi sa mamaya ng mamaya ng anumang bansa sa mundo. Nabubuwisit ka lang. So, hindi naman dapat problema ng mga OFW, pero problema, pauwi na lang. So, hirap na hirap siya mag-online sa Red Cross. So, ayate, in-advise ko nang in-advise kung paano gagawin. So, pinagtataasan ko ng anong boses. At hindi pa rin matag to. Kasi siyempre, nagkasama yung pagod ko sa trabaho. Tapos, bigla ka may tatawag sa, kasi inaalala ko kasi schedule niya ay oras na lang, dalawang oras na lang yata yun. Isang oras na lang pagitan. Lilipad na siya. So, Saudi yan yung ano, airline sasakyan niya. E, kailangan ng Red Cross. So, maging ganun din ngayon sa Philippine Airline, ganun din, mag-ano rin kayo ha, mag-online register din kayo sa Red Cross. Ang hindi dapat problemahin ang OFW, pinoproblema, lintak ng gobyerno yan o. Apupuisit ka lang. So, nakailang ulit akong advice kung paano gawin yung ano yung hindi pa rin magawa. So, paputol-putol yung usap namin at tawag, no? So, hanggang sa pauwi na ako, nasa biyahe na ako ngayon, nasa biyahe kagabi. So, naisipan ko kasi may isinagi sa akin. Holy Spirit, ganun kasi yun. Ano, ipinag-pray ko yung, ano, yung OFW. Ang sali, nung tumawag yung OFW, nakausap ko yung agency. Arabo. So, hinatid siya sa, ng agency niya sa airport. So, nakausap ko. Pinaunawa ko yung kailangan mag-Red Cross muna, mag-fill up ng Red Cross yung OFW para makalipad. So, hindi kami magkaintindihan kasi hindi rin kayo magkadinigan. Mamayingi sa terminal. Nasa terminal ako nag-work. So, gabi na rin yun, alas 7 yata yun, 6:30. Ayun, abang nasa biyahe ako pa uwi kagabi, ayun na pinag-pray ko yung OFW na bigyan ng karunungan na mapagtagumpayan niya yung i-online yung Red Cross. So, ayun, pinakinggan ni God. At ang ginamit ni God ay yung agency niya mismo. Actually, hindi ko nabanggit yung agency sa prayer ko. Pero bandang huli, nung nag-amen na ako, pasalamat kay God, biglang may sumagi sa isip ko, agency. So, hindi ko na inahabol sa prayer ko kasi automatic na yun. Once na nag-pray ka talaga, si God may gagamitin na tao. Kasi, ang isinasabuhay ko kasi once na may inilapit tayong tao sa kay God at ihingi natin yung ikakabuti ng isang tao ay si God ang gagawa ng paraan. Ang ginamit ni God na paraan ay yung agency niya mismo. So, yung agency niya mismo, yung nakausap kong Arabo ay siya mismo ang gumawa ng Red Cross. So nakalipad siya. At kanina rin pagdating ko, iyo mismo bumungal sa PM Messenger, nasa Pinas na raw siya. So, minsan nag-live ako rito about sa kanya, sa OFW, na may inilapit kasi sa akin to ng isang OFW rin, na minsan narating inaksyonan, but
damam to inaksyonan at bandang huli ay nagkasundo sila ng amo niya at nagpapatuloy siya ngayon. So inalapit sa akin tong OFW. So kadalasan kasi kini-question ko kung may natulungan na to, may nahingian na ng tulong to bago ko ina-accept. So nagsabi naman to to at nabasa ko doon sa report. Sa report kasi yung mga ibang advocate, pag gumawa sila ng report, sinasama nila yung name ng grupo nila. Ako walang ganon. Hindi ko sinasama yung pangalan ko ano paman. So, tawag to, nabasa ko yung grupo. Sabi ko, hindi ko na ito tutulungan kasi may nilapitan na itong advocate. So nakausap ko yung OFW. Nilinaw niya. Kasi yung problema yata niya ay pinost sa Facebook. So parang itinag sa akin, to inilapit sa akin. So yun ang kasi ginagawa ko once na may nilala, itinatag, kini-question ko muna kung itong OFW ito ay may nahinga na ng tulong o wala pa. So pag wala pa, o kung meron man, makikita ko sa report. So nakita ko yung report niya ay naka-indicate yung advocate group. At yun daw yung group na yun ay nag-volunteer. Kagaya ko, alam mo, gusto kong tulungan kita. Nakita na umingi ka ng tulong. Siyempre, kikwestiyonin kita. So, lumalabas na sa advocate ay lumalabas na nagmamayabang yung advocate. So, yung OFW ay nabubuwisit. Ang tawag nyo sa chinachal-chal daw siya, chal-chal. So, bakit gano'n? Kung advocate ka, tutulong ka, dapat direkta yung question mo sa OFW. Kung tutulungan mo yung OFW. Kung ano raw pinagsasabi sa kanya. At ito yung nabanggit kong advocate na sinabi doon sa OFW na kilala raw siya sa buong Saudi. So, natawa na lang ako doon sa PM niya sa akin. Sinabi nung advocate. So sabi ko, talo mo pa yung hari kung kilala ka sa buong Saudi. Kaya lagi kong advice mga advocate, kung kayo mag-advocate, hindi naman kailangan pagsigawan na kilala kayo sa buong ganito sa ganito. Ako nga pag tumatawag sa pulo, hindi ko sinasabi pangalan ko yun. Pag tinanong ang pangalan ko, sinasabi ko OFW Medeles, Advocate Medeles. Hindi ko sinasabi ang pangalan ko. Bakit ko sasabihin ang pangalan ko? Hindi naman ako magre-report, hindi naman ako OFW, hindi naman ako distress OFW. O skilled worker na may problema sa trabaho. Yun lang sinasabi ko, Advocate Medeles. Yun lang yun. Eh, hindi nila alam ang pangalan ko. Kung sasabihin ko may pangalan ko, hindi ko sasabihin ang buong pangalan ko. So, yun lang yun. So, kaya sinabi ko doon sa OFW, okay, tutulungan kita, i-block mo yung pasaway na advocate na yan. Hindi ka tutulungan yan, piniperwisyo ka. Ibig sabihin, may problema ka na nga sa amo, bibigyan ka pa ng problema niyang advocate na yan. Pina-block ko yung advocate. So, yun sa'yo, i-block ka. Once na i-blinak mo yung advocate na yan, tutulungan kita. So, ayan. Iparinig ko muna sa inyo yung video niya ang ginawa. Nakapost to sa Facebook. Kaya siguro, yun, nag-text message daw sa kanya yung advocate. So, ito po siya. Tika lang ha. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Cindy Nianto. Tapos na po yung una kong kontrata doon sa una kong amo. Pero hindi po nila ako pinahoy. Binenta nila ako sa ibang amo. Mag-formance na po ako sa amo ko ngayon. Pero hindi po ako nagtrabaho sa bahay nila. Pinagtrabaho nila ako sa nanay nila ng isang buwan.
Pero hindi po nila binigay yung sahod ko. Ang sabi ng nanay niya, punta muna daw ako doon sa kapatid niya. Magtrabaho muna daw ako doon ng isang buwan. Ang akala ko po kapatid po na nanay ng amo po yun, kaya pumayag po ako. Nung dumating na po ako doon, hindi pala nila kapatid. Nung natapos ko yung isang buwan, pinalipat na naman ako sa ibang bahay. Doon na daw muna ako magtrabaho, pero sila po yung nagpapasahod sa akin. Yung mga pinagtatrabahoan ko po, bago po nila ako kunin, binibigay na po nila yung sahod ko doon sa umili sa akin. Nahihirapan po kasi ako. Ngayon po, sa hagdan ako natutulog. Minsan, wala po akong tulog. Hindi ko na po kaya. Kaya, nagpuso na lang ako. Nahirapan ako doon sa unang kong amo. Pero nasirapan pala ako dito. Okay, siya po yung 8W. Naka-report siya ay December 10, 2020. December 10, 2020. Hawak po siya ni OFW po ito ng damam. Hawak po siya ni Sir Bine Reyes. Gaya ng lagi kong binabanggit sa live video ko about sa OFW. Very positive po si Sir Bine Reyes kung umaksyon sa OFW yung internal report ko. So, yun. So, December 10 po siya 2020 until January 27. So, ilang? Isang buwan lang ah. So, isang buwan lang yung aksyon sa kanya. But hindi ko pa alam kung nauna pa siyang, ibig sabihin, pangalawa na itong nai-report sa akin. O itinag sa akin. Alam ko, na-actionan ko na to eh. In-actionan ko na to. Kasi nagpalit ng ano. Hirap kasi sa OFW pag nagpapalit ng messenger. Papalit-palit ng messenger, sumasakit ang ulo ko. Kaya yung pagpapalap ko, na napiperwisyo. So sa pangalawang tag sa akin na ito, reported siya ng report ko sa pulo ay December 10, 2020, and then uwi niya kahapon January 27, 2021. So isang buwan. Ayun. Iyon po yung naging action po ni Sir Bine Reyes. Exit na siya, may iniwan pa rin siyang mga positibong hakbang. Actually may mga bago pa itong January, may mga bago pa akong naisin mismo sa kanya. Mga 5 araw lang yata yun bago siya mag exit so nai-report na kagad yun, na-action ang kagad yun, at patuloy na ina-action at inahanap. Mahanap ako ng bagong panibagong official sa pulo damam na magiging kapalit ni Sir Bine Reyes. Sana kagaya ni Sir Bine Reyes na very positive umaksyon sa OFW. Wala siyang limitation sa oras. Kasi kagaya ko noong 2019, 2018,
kung natutulog ako ng alas 2, alas 3, ganun din siya. Kasi once na tumatawa ako sa ng langaning oras, alam ni Sir Vinny Reyes na emergency ang tinatawag kong OFW. Kaya agad siya, agad niya ina-actionan kahit anong oras pa yan, madaling araw. So magkatandim kami sa madaling araw, alas 3 ng umaga. Ganun kapositibo itong official. Sayang nga lang at ayun, for good na siya. So yun, but salamat kay God sa buhay ni Sir Vinny Reyes. Ibinigay siya sa akin na maging katuwang, at lalo na doon sa mga OFW yung inaksyonan niya, pinaaksyonan ni God sa kanya. So at sa kasalukuyang inaaksyonan niya kahit nasa Pinas na siya. Kasi nung January siya 15 nag-exit. January 15. So ayun lang po, maraming salamat at may isisin na naman ako sa OFW Family Partners Messenger niya nila. Ipapaalam natin yung may isa na namang katagumpayan na naka-report sa kanila. Kasi ang ginagawa ko kasi, sila yung nagre-report sa Pinas. Ibig sabihin doon sa agency nila, sa agency ng OFW sa Pinas. Ako naman na nagre-report, kinukuha ko yung report ng OFW, ako mismo nagre-report sa UWA o sa Pulo. Yun. Sa Pulo naman ako nagre-report. Ngayon, kung kailangan kong, aliba, ang OFW nice mag-follow up, ihingin ko lang sa kanya yung buong pangalan niya, passport number niya, saan siya sa Saudi, at contact agency niya sa Saudi, at name ng amo niya at contact niya. Yun lang hihingin ko para i-follow up ko sa Pulo. So hindi ko nahihingin yung agency sa Pinas dahil hindi ko trabaho na yon, trabaho na doon sa Pinas. Yung sino nag-report doon sa Pinas agency. So ang magiging pakialam ko lang yung repatriation form ng OFW. Kasi once nag-follow up ako sa OFW, i-attach ko yung repatriation form doon sa hinihingi kong pinatatype ko sa OFW para mabasa nila ng Pulo na ito ay may repatriation form na. Kaya lagi kong ina-advise sa kapamilya ng OFW na picturean nyo muna, ha, picturean nyo muna yung repatriation form na sinulatan nyo, isin nyo sa OFW, sa kapamilya ng OFW na pinaaksunan nyo o tinutulungan natin, at isisin sa akin ng OFW yung repatriation form para once na nag-follow up ako, attach ko na yung repatriation form, send ko sa Pulo para alam ng Pulo na may repatriation form na yung OFW. Kasi ang repatriation form ay 15 days yan. Dapat sa 15 days ma-actionan ng agency sa Pinas, ma-actionan ng counter agency sa Saudi o sa Middle East, at ma-actionan nila. So yun yung malinaw, yung kaya kailangan yung repatriation form. Doon lang ako nabubuwisit sa kahapon, kagabi. Ang tama, kagabi. Follow-up ng OFW. Kini-question ko, wala pa pa palang. Kailan? Itong January pa lang naka-report. Kini-question ko, wala pa palang repatriation form. Sabi ko, pag naikuha na ng repatriation form yung OFW, sa kanyo, i-follow up sa akin 15 days. Pagkalipas ng 15 days makuha yung repatriation form, saka kayo mag-follow up 16 days. Kasi ang serve ng repatriation form ay 15 days. So hindi mahirap intindihin yan. Dapat sa 15 days ay ina-actionan na kayo ng counter agency nyo sa Pinas, maging Pulo. Kung wala silang aksyon, doon kayo mag-follow up sa akin. So, kailangan nyo isend sa akin yung copy ng repatriation form sa pamamagitan ng pagkuha ng picture doon sa sinulatan yung repatriation form. At kung reklamo ng OFW sa ginawa niya lang niyang report, iyon din ang isusulat sa repatriation form. Same na reklamo. So
Malinaw yun ah. Malinaw. So, at kayo mga OFW mabagong humingi sa akin, paliwanag ko ulit ha. Ang pag-action sa inyo, ang pagpapawi sa inyong mga distressed OFW ay nasa proseso. Kung yung pagpunta nyo ng Medellin ay nasa proseso, ganun din ang pag-uwi nyo sa Pinas. Mas dubli pa ang proseso dahil may kinakaso kayo. Ganun na kasimple. Kung isang araw lang na nakaalis kayo ng Pinas, punta ng Medellin, magiging tatlong araw kayo mula Medellin papuntang Pinas. Ganun lang ka-logic yun. Yan ang pupuwista ko doon sa mga OFW. Career report na, wala pa isang linggo, dalawang linggo. Kini-question na kung gano'ng katagal. Kaya lagi kong binabanggit, kung kayo nagmamadali, bitaw kayo sa akin. Hindi ko kayo pag-aaksayan ng oras. Manap kayo ng mga advocate na within 24 hours, nasa Pinas na kayo. Kaming mga advocate, seryosong advocate ha? Hindi yung kagaya ng binanggit ko kanina. Sinabi na kilala siya sa buong Saudi. Ay seryoso kami sa ginagawa namin sa inyo ha. Walang lokohan dito. So kung gusto nyong matulungan kayo, tulungan nyo ang sarili ninyo. Ganun lang naman kalogic yun eh. Ilogic nyo muna ang sarili nyo. Paano ba ako makahingi ng tulong? Ano ba ang dapat kong gawin para mapagtagumpayan ko na matulungan, makahingi ako ng tulong, matulungan ako, makauwi ako ng Pinas, naligtas. So yun lang po yun. Ako yung OFW na suplado, ika nga. Buti na nawala na yung pagmumura ko. Mumurahin ko talaga kayo. Bakit? Simple lang ang mensahe ni God. Kung kay God, ang mensahe niya, may double blade. Masakit pag tinarak sa atin mga puso. Bilang tao naman, bilang tao, advocate sa inyo, direktahan ako nagsasalita sa inyo kahit murahin ko pa kayo. Bakit? Simple lang. Ang gusto ko, maging positibo kayo. Kasi once na ibinibi ko kayo, hindi nyo tutulungan ang sarili nyo. So, ganun lang kasimple yun. Ngayon, kung ibibibi ko kayo, ay useless ang pagiging advocate ko sa inyo. Bakit? Hindi ko kayo matutulungan. At hindi niyo matutulungan ang sarili ninyo. So, ganun lang kasimple yun. So, yung mga nagmamadali, ah, ito lang sabihin ko sa inyo. Madaliin ninyo ang repatriation form ninyo. At ulitin ko ulit, ah, after 15 days na makuha yung repatriation form ninyo, 15 days, ah, 16 days mag-follow up kayo sa akin. Span 16 days, mag-follow up kayo sa POEE o sa OWA. Kung saan nyo, kung saan kinuha ng kapamilya ninyo ang repatriation form. Lagi ako nabubulo dito sa world na to. So, ganun lang kasimple yun. Kung gusto nyo matulungan kayo, tulungan ninyo sarili nyo. Sa kapamilya ninyo. Kapamilya ninyo ang kulitin nyo, wag ako. Dahil once may hiningi ko yung may pinatay pa ko sa inyo, hiningi ko yung pangalan nyo, passport number nyo, saan kayo sa Saudi, agency nyo sa Saudi, contact nila, pangalan ng amo ninyo, contact ng amo ninyo. Once na hiningi ko yan sa inyo, iisa lang ang ibig sabihin niyan, ipapalo up ko kayo sa pulo, kung saan pulo kayo naka-report. Kaya lagi kong kini-question repatriation form ninyo. So, ganun lang kasimple yun. Gaya na sinasa, paulit-ulit ko sinasabi, hindi kayo maa-actionan, hindi kayo makakauwi kung wala kayong repatriation form. Dahil ang repatriation form ay siya yung pinaka-blatter ng reklamo ninyo. Pag wala kayo niyan, hindi masasabing may formal kayong reklamo sa amo ninyo o maging sa agency ninyo. Ganun lang kasimple yun. Pag kinatamaran nyo yan, pagpapakuha ng repatriation form, katatamaran ko rin kayong aksyonan. So yun lang po, ibabalik ko sa inyo katamaran ninyo.
So, ayun lang po at prayer lang po kayo mga OFW. Gaya ng sinabi, gaya na i-comment ko kanina rito kay Juan TV, sabi niya, yung Philippine Airline ay suspendido muna yung ticketing nila, ha? Yung travel agency nila, Philippine Airline. So, may ibig sabihin, hindi muna sila magbibenta ng ticket sa February 1st and then February 15. So, magre-reopen ulit sila ng February 16. At gaya kanina sa Jeddah, nabanggit ko na, ang Jeddah, sa loob ng February, wala silang flight. Walang flight ang Jeddah. So, March na ulit magkakaroon ng flight. So, ang agam-agam ko bakit nagkaganon? Dahil nagkakaroon ng yung shortage sa tawag to sa hotel quarantine sa Manila. So kaya siguro ina-adjust yung flight ng mga OFW yung uwi. Tingnan mo, gumawa ng problema yung gobyerno. Sila ngayon nahihirapan ng gumawa sila ng sarili nilang problema, sila mismo nahihirapan sa problema ginawa nila. At lalong nahirapan yung mga OFW o mamamayan mismo ng bansa. Dahil sa sinalihang organization, lintak na organization ng globalist kabal. Perwisyo mismo na mamuno ng bansa. Prangkahan na tayo rito. So, ulitin ko ulit. Naipos ko kanina. Ayon sa huling plano ng kabal, ang lockdown hanggang 2025 until 2028. Ganong katagal. Ulitin ko ulit, ang plano nila hanggang 2030. Ang simula ng plano nila talaga 2021. Kaya itong 2021 pasama ng pasama ang maghaganap. Ulitin ko ulit, huwag po kayong padalos-dalos sa pag-accept na ano. Sa March darat, March yata darating yung vaccine dyan sa Pinas. March. 90% ang tuturukan nila ng vaccine. Doon sa ayaw magpa-vaccine, gamitin yung argumento ni Mr. Bato, Senator Bato. Gamitin nyo rin yung bagong argumento ngayon ni ng mayor ng Baguio, si kalimutan ko tuloy, naipos ko kanina yan. Tapos gamitin nyo rin yung argumento ni Mayor Duterte. Actually, ay hindi talaga magpapaturok si Mayor Duterte. Ilang beses nung nakaraan sinabi na isang taon siya, magpapalipas mo na isang taon. Hindi talaga magpapaturok yan. Bakit? Huwag po tayong tanga. Dalawang asawa po niya, nurse. Alam nga na may pasubo nila, si Mr. Mayor Duterte, sa vaccine na alam nila na makakasama, lalo pa sa edad ni Mayor Duterte. So ganoon lang kasimple yun. Huwag po tayo tanga. Hindi po magpapabaksin si Mayor Duterte. Yun ganoon lang. Yung mga nasa gobyerno, hindi magpapabaksin yan. So yun lang po yun. So ingat lang po tayo kasi may namatay na naman sa US health worker. Ayun, tuwan-tuwa pa siya nagpabaksin. Yung pangalawang baksin sa kanya, ayun, tigok siya. So, kung gusto yung mapabilis ang nasara inyo yan, mapabilis ang buhay ninyo, sunggab nyo na kaagad, pumila na kaagad kayo. Yung inaakap yung baksin ngayon, abangan nyo yung March darating yan. Kahit anong baksin pa yan, abangan nyo, pumila na kayo on the spot. Ubusin nyo sa katawan yung vaccine na yan. So, kung ayaw nyo makinig sa mga advice namin, yung nagsisearch, hindi kami nakatutok doon sa ano, sa tawag to, sa bias media, na hindi rin alam yung kinikwento nila. So, yun lang yun. At yung mga bayaran. So, ulit ulit, salamat ulit ako kay God
At may nakauwi na naman pang OFW. So, patuloy lang po tayo, OFW. Pray lang po kayo, ha. Yung mga ina-action na namin. Pray lang po kayo. Huwag kayong tumingin sa amin, advocate. Wala kami magagawa sa inyo. May magagawa sa inyo, makakagawa sa inyo na action, si God. Prayer lang po ang kailangan ninyo. Kung yung mga sinasabi nyo, sana mapabilis ang uwi ko, sana matulungan ako, lintak nyo, alisin nyo sa isipan nyo yan. Ang itatak nyo sa isipan, puso itisipan ninyo, si God. Kausapin ninyo si God, nang tuluyang kayong tulungan ni God. Huwag kayong umasa sa amin, hindi namin kayo matutulungan. Ganun lang kasimple yun. So, yun lang po. Maraming salamat. And God bless. So, mag-alas 9 na pala rito. So, prayer lang po kayo, ha.